Kailangan ngayon ang tapang at kapangyarihan, ika-15 ng Hulyo. Subalit dahil sa layo nito ay binuhay kita upang may pakita sa iyo ang aking kapangyarihan at ang aking pangalan ay mahayag sa buong daigdig. Exodo Kapitulo 9, Versikulo 16. Higit pa ang Kristiyanong buhay sa mga na isa sa kabuhayan ng marami. Hindi lamang ito binubuo ng kahinahunan, pagtatyaga, kaamuan at kabaitan. Kinakailangan ng mga biyayang ito, subalit kailangan din ng tapang, lakas, enerhiya at pagtatyaga. Makipot ang daang tinutukoy ni Kristo, daan ng pagtanggi sa sarili, ang pagdaan sa landas sa na iyon at tuloy-tuloy na pagsulong sa mga kahirapan at pagkasira ng loob ay nangangailangan ng mga taong higit pa sa mga mahihina. Kailangan ng mga taong matibay, mga taong hindi na hihintayin pang mapadali ang kanilang daan at maalis ang bawat balakid. Mga taong pasisiglahin ang mga nangihinang manggagawa sa pamamagitan ng sariwang kasigasigan at banayad na pagsisikap. Mga taong may pusong pinaiinit ng Kristiyanong pag-ibig at may mga kamay na malakas sa paggawa ng gawain sa kanilang Panginoon. Iyan ang sa mga gumagawa sa gawain misyonero ay may hina, duwag, matamlay at madaling mapanghinaan ng loob. Kulang sila ng sigasig. Wala sa kanila ang mga positibong katangiang nagbibigay lakas para gumawa ng mga bagay. Ang espiritu at enerhiyang nagpapaalab ng kasigasigan, kailangan maging matapang at magkaroon ng pag-asa ang mga magtatagumpay. Hindi lamang ang balintiyak na katangian ang kailangan nilang linangin, kundi pati ang mga masigasig na katangian. Habang kailangan nilang magbigay ng malumanay na sagot sa mga nag-aalis ng galit, kailangan nilang taglayin ang tapang ng isang bayani upang mapigilan ang kasamaan. Sa pag-ibig na pinagtitiisan ang lahat ng mga bagay, kailangan nila ang pwersang karakter na gagawa upang maging positibong kapangyarihan ang kanilang impluwensya. Walang katatagan ng karakter ang iba. Dapat mapagtagumpayanan ang kahinaan, kawalang pa siya at kawalang kaya. Mga lalaking may kapangyarihan ang mga kinakalaban, nililito at hinahadlangan. Sa pagpapakilos ng kanilang mga lakas, nagiging mga positibong biyaya sa kanila ang mga hadlang na nasasalubong. Nagtatamo sila ng pagtitiwala sa sarili. Ang salungatan at kabalisahan ay nagpapakilos ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. At sa katatagan na ito na nagpapalakas ng kapangyarihan.